Ayan, panibagong customized cake na naman ang gagawin natin today. Ang size ng cake natin ay 8x5. So makita nyo, 5 din yung layers niya. Hindi ko alam kung ano itatawag ko dito sa design ng cake natin ngayon, pero ito ay isinend ni client yung kanyang peg na itsura ng cake. So ayan, yung cake, sinabi ko kay customer na sige, pwede natin gawin. Kaya lang, hindi ko ma-assure na 100% na gayang-gaya yung design ng cake. Kasi syempre, iba yung artist na gumawa nun. Gagawin lang natin ay imitate lang natin, hindi duplicate copy. So imitations lang tayo. At nag-agree naman si client doon na sabi niya, okay lang daw kahit hindi gayang-gaya. So ayan, nilagyan na natin yung pinaka-outer na icing ng cake. Color peach yan, pero dyan sa video ay parang color pink. Pero peach yan. So ayan, after nating tapalan lahat ng size, pakinisin lang natin. So alam nyo ba guys na dati ayaw na ayaw kong gumawa ng icing cake kasi nahihirapan talaga ako magpakinis ng cake. Hindi ko talaga forte to yung icing cake. Gusto ko yung mga fondant cake kasi mas madali siya para sa akin. Syempre, hindi naman pwedeng fondant cake lang laging i-offer natin, di ba? Mas marami kasi ang umu-order ng icing cake. So, sabi nga ng iba, practice makes perfect. So, nag-practice ako na nag-practice. Kaya ito ngayon, sisiw na lang sa akin ang magpakinis ng cake, ng icing cake. Kaya ang may ipapayo ko sa ibang bakers na parang iniisip nila, hindi ko kaya to, hindi ko kaya yung ganyang design. So, try lang natin mag-practice kasi hindi natin alam na kapag nag-practice tayo, madedevelop pala natin yung mga ganitong klaseng skills, diba? Ako, wala talaga sa isip ko na magke-cake ako, magde-decorate ako ng cake. Tapos ngayon, pinagkakakitaan ko na ang pagke-cake. Diba? Kailangan lang talaga natin magtiwala sa sarili natin na balang araw, huhusay din tayo sa kung anumang profesyon na gusto nating gawin. So, yun lang. So, balik na tayo dito sa ating video. Inilalagay ko na yung mga decorations, yung mga chocolate bars na maliliit. At, pag-isip-isip ko na mas maganda ata kung white chocolate bars na lang yung nilagay natin. Ayan, pinapaltan ko kasi parang mas light yung kulay niya. Feeling ko kasi parang mas maganda kapag white chocolate yung ginamit ko, medyo light yung kulay ng pagka-gold niya pag pininturahan ko ng gold luster da. So ayan din, nilalagay na rin natin yung iba pang chocolates. Hearts, domes, lahat yan ay edible. White chocolates lahat. Ayan, mag-drip naman tayo ngayon. White chocolate yan na may cream. Maganda yung pagkakadrip ko dyan nga nung una. Pero nagtuloy-tuloy siya pababa dahil siguro mainit yung ilaw na nakatutok sa cake. Kaya nung tumagal, numipis yung pagkadrip niya. So ayan, nilalagay naman natin yung mga sprinkles and raggies na gold. Ginaya ko lang yung mga pwesto nila katulad dun sa picture na sinend ni client. So hanggat maaari, kahit hindi 100% gayang-gaya yung cake, andun lahat yung mga details na gusto ni client. At eto na siya. Ayun, natuwa naman si customer din sa kanyang cake na in-order sa akin. So yun lang, babush!